Part 3, The Nerd's Sweet Revenge. Alas 4 nang tawagan ni Audrey si Nika. "Hi friend, tuloy tayo?" tanong ng kanyang kaibigan. "Oo naman, where will we meet?" "May ensayo ako ng fashion show sa Glorieta until 7 tonight. Doon na lang tayo magkita, sa Hard Rock." "I thought it would be my choice. Ang gulo ron ni." "Sige na nga, o saan?" "There's a new Italian restaurant in Glorieta. I forgot the name, pero minsan na kaming kumain doon ng mga friends ko. Let's try it." Mahilig silang pareho sa Italian cuisine. Kung mayroon silang ibang bagay na pinagkakasunduan, isang pagkain sa mga yon. Nagkasundo sila na dadaanan na lang niya ito ng alas 6 venue ng pinag-iensayuhan nito. Gusto rin niyang panoorin ang kaibigan dahil tsak namang hindi niya mapapanood ang actual fashion show nito. Mag-aalas 5 at malapit na siyang lumabas nung mag-ring muli ang cellphone niya. Hindi nakarehistro sa phonebook niya ang numero ng tumatawag. "Hello?" "Hi, Audrey. Liam here." Agad dumagundong ang kanyang puso. "Hi! I hope you don't mind kung kinuha ko ang number mo sa kuya mo." Naramdaman niyang nag-init ang kanyang muka. Mabuti na lang at sa cellphone niya ito kausap. Kung hindi, makikita nito ang pamumula ng kanyang mga pisngi. It's okay. "I'm here at Glorieta. I know you have a dinner date with your friend. Pero maaga pa naman. I was just thinking if it's possible na magkita muna tayo before your dinner with your friend." Tanong ng binata. Hindi siya tumugon. "If it's not possible, it's okay. Bukas naman ang date natin, hindi ba?" "Date? He called it a date." Gusto niyang tumalon sa tuwa. "It's okay. Alas 7 pa naman kami magkikita ng friend ko. I want to watch her practice sana bago kami mag-dinner. Pero okay lang na wag na." Hindi niya alam kung natulugan nito ang excitement sa tinig niya. "Talaga?" Excited na tanong nito. "Where are you at Glorieta?" Wait. Sundin na lang kaya kita dyan sa office mo. May dala akong kotse. I just purchased a new car. You know, mahirap kasi kapag walang sasakyan." Anito. "Where's your office?" Sa Ace Building, Ayala Avenue." Okay. I'll be there in 10 minutes. "Baka maligaw ka. Hindi ka pa sanay mag-drive dito sa Manila." "May mga signs naman, hindi ba? At saka anong ginagawa ng bibig ko kung hindi ako magtatanong?" Napa. "Okay," na lang si Audrey bago pinindot ang end button ng kanyang cellphone. Ang puso niya ay hindi pa rin bumabalik sa normal na pagtibok. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at pumunta sa powder room. Sinipat niya ang sarili sa salamin kung okay pa ba ang kanyang itsura. Kinuha niya ang pressed powder sa pouch bag at nagpahid sa kanyang pisngi, noo at baba. Dinagdagan din niya ng lipstick ang mga labi niya. Pagkatapos ay nagwisik siya ng pabango sa pulso at likod ng tenga. Sinuklay rin niya ng ilang beses ang kanyang buhok. "Okay kaya ang suot ko?" tanong niya sa sarili bago pinasadahang muli ang sarili niya sa salamin. She was wearing a cotton embroidered smock top at above the knee skirt. Her legs were shapely and long. Isa ang mga binti niya sa mga best assets niya. Napangiti siya at saka mabilis na lumabas ng powder room. Baka maunahan pa siya ni Liam. Tamang-tama, paglabas niya ng building ay nakita niya to. Nakasandal ito sa isang bagong-bagong Toyota Corolla Altis. Kumakaway ito sa kanya. Mas lalo itong gumwapo sa suot nitong gray t-shirt na pinatungan ng black leather jacket. Black din ang denim pants nito. Agad siyang lumapit dito. "Hi!" bati niya sa binata. Isang maluwag na ngiti ang iginanti nito. "See? Hindi ako naligaw. Iniisip ko kasi mas malayo naman ang mga pinupuntahan ko sa London. At saka mas marami at mas malaki ang kalye dun. Dito, iilan lang naman ang pwedeng likuan." Numiti si Audrey. "Mabuti naman. Shall we go?" tanong nito bago binuksan ang pinto ng passenger side. Pagkaupong pagkaupo niya sa loob ng kotse ay bumuntong hininga siya. Para kasing nagsisikip ang kanyang puso. Panay ang kwento ni Liam nang umaandar na ang kotse. "Tinanong ko si Zaldi, sabi niya okay raw ang performance ng Toyota kaya itong binili ko. Saka ako nalang papalitan ng medyo mas maganda kapag dito na talaga ako nagsettle." "Ilang buwan ba ang binibigay mo sa sarili mo para mapag-isipan kung dito ka na talaga mananatili?" naisipan niyang itanong. "I'm giving myself 6 months. Ipinaparenovate ko na ang nabili naming bahay sa Alabang. Then I'll visit my uncle's property in Cabantuan on Sunday." "Bakit ka bumibili ng properties kung hindi mo pa naman sure kung mag-stay ka ng matagal dito?" "Hindi rin naman sigurado kung babalik pa ako sa London." "Depende pa rin sa girlfriend mo." Mabigat ang loob na tanong ni Audrey. Ngumiti ito. "For now, ayoko munang isipin ang mga bagay na yan. I missed the Philippines. Gusto kong sulitin muna ang mga araw sa pagliliwaliw. Para ba malimutan mo si Jasmine?"
Magre-request sana ako sa'yo na kung free ka, samahan mo naman ako. Marami raw hawak na kaso ngayon ng Kuya Zali mo kaya hindi niya ako masasamahan. Yun naman eh kung hindi ako makakaabala sa'yo, Audrey. Okay lang kapag wala akong pasok. Sa Sunday naman ako pupunta sa kabanatuan. Pwede mo ba akong samahan? Napalingon siya rito. Ano? Pwede ba? His eyes were intensely looking at her. Tumango siya. Mapapahindian man niya to? Sa Figaro sila nagpunta. Umupo siya sa pandalawahang mesa, samantalang si Liam ay umorder sa counter. Sinamantala niya ang pagkakataon para tawagan si Nika. Baka hintayin siya nito agad. Sinabi niyang nasa Figaro siya at may kasamang isang kaibigan. Hindi dumating yung trainer namin kaya canceled ang training. Pupunta na lang ako dyan, sabi ni Nika. I'll be there in 10 minutes. Andito lang ako sa Glorieta 1. Nang matapos ang pakikipag-usap niya ay dumating na si Liam. Dala-dala na nito ang inorder nitong dalawang cappuccino. Maya-maya pa ay dumating na si Nika. Ipinakilala kaagad niya ito kay Liam. Nagkapalagayan loob naman agad ang dalawa. Pareho kasing conversationalist ang mga ito. Ba't hindi mo ikinuwento sa akin na may friend ka palang super gwapo? Pabaklang biro ni Nika. Friend lang ba talaga? Dugtong pa na tanong nito. Family friend, paglilinaw niya. Dating kapitbahay namin sila sa Santo Tomas. At dahil magkasama na rin sila, sumama na rin mag-dinner si Liam sa kanila ni Nika. They had a sumptuous dinner at an Italian fine dining restaurant. Nalaman niyang mahilig din pala si Liam sa Italian cuisine. Favorite nito ang carbonara. At hindi na rin siya nakatanggi nang nagpilit magyaya si Nikang pumunta sila sa Hard Rock Cafe. Kasama pa rin nila si Liam. Obviously, nag-enjoy ng gusto si Liam. Panay ang inom ng beer. Marahil ay may tampuhan nga ito at ang girlfriend nito, kaya nagpapakalango sa alak. Alas 11 na ng gabi nang ihatid siya nito sa bahay. Ang mami niya ang nagbukas ng pinto. At agad na rumihistro ang ngiti sa mga labi nito nang makita si Liam. Good evening, tita. Ihahatid ko lang po ang prinsesa ninyo. Nag-meet kami sa Glorieta. Sumama na ako sa dinner nila ng friend niyang si Nika. Paliwanag ni Liam. Mabuti naman at inihatid mo, iho. Ako rin nag-aalala pag umuwi yan ng medyo gabi. Hindi naman kasi sanay gumigimik yan eh. Wika ng mami niya. Hindi na nagtagal si Liam sa kanila. Agad din itong nagpaalam dahil sigurado raw na hinihintay na rin ito sa bahay. Nang mapagsolo sila ng mami niya, ay isang nanunuksong tingin ang ibinigay nito sa kanya. Why, mom? Nagtatakang tanong ni Audrey. I smell romance, anito. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Mommy! I can't believe you. Nagpapasama lang sa akin yung tao. Hindi ba't alam naman nating lahat na he's committed to his girlfriend in London? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Ang sabi ni Raquel, nagkalabuan daw ang dalawa kaya nga umuwi si Liam dito. Exactly. At ang kondisyon ni Liam ay kapag sumunod si Jasmine dito, ang ibig sabihin lang nun ay mahal siya ng girlfriend niya. And eventually, they will get married. Ngumiti lang ang mami niya bilang tugon. Upang matapos na ang usapan ay nagpaalam na ang dalaga sa kanyang ina na magpapahinga na. Hindi na rin niya binanggit na bukas ay lalabas uli sila ni Liam dahil napangakuan niya ito na magdi-dinner sila. Inabot na kasi siya ng hiya. Hindi niya sigurado kung hindi mababasa ng kanyang mami ang nasa loob niya. Nakatulog siya na ang nasa isip ay si Liam. Kahit gabing-gabi nang nakatulog si Audrey ay masigla pa rin siyang gumising kinabukasan. Habang kasalo sa almusal ang kanyang mga magulang, naisip niya magpaalam sa mga ito tungkol sa dinner date nila ni Liam. Ang kaso ay inabutan siya ng hiya, kaya nagpasya siyang sa pag-uwi na lang niya siya magpapaalam sa mga ito. Alas 7 pa naman siya susunduin ni Liam sa bahay. Nag-ausap kami ni Carlito kanina at nabanggit niya sa akin na magdi-dinner pala kayo ni Liam mamaya, sabi ng daddy niya. Nagyayaya po eh, sinabi na rin niyang niyaya siya ni Liam sa kabanatuan sa Linggo. Busy raw po kasi si kuya kaya hindi siya masasamahan. Marami raw kaso kaya hindi siya masamahan, paliwanag pa ni Audrey. Tumango-tango ang daddy niya. That's good. Hindi na lang niya pinansin na ngitian siya ng ama. Basta ang pakiramdam niya ay kakaiba. She felt excited para sa dinner nila ni Liam. Pagdating niya sa opisina ay agad na pumasok sa cubicle niya si Franco. I saw you yesterday. Siya ba? Malungkot na tanong nito. Sino? Yung sumundo sa'yo kahapon, nakita ko kayo. Natawa siya. He's just a friend. A family friend na nagbalikbayan from London. Best friend ng daddy ko ang daddy niya. Paliwanag niya. Parang nabuhayan ang loob ito. Basta, yung date natin bukas ha. Don't forget it.
at masaya na itong lumayo. Napapailing na sinundan na lang ni Audrey ng tingin ng binata. Gusto na sana niyang tapusin ang paghihirap ni Franco dahil ayaw naman niyang maging unfair dito. Siguro ay isang araw ay gagawin niya yun. Magaang dumaan ang buong araw para kay Audrey. Natapos niya ang mga dapat niyang gawin. Nagkaroon sila ng briefing at brainstorming para sa bagong commercial na gagawin nila. Nang sumapit ang alas 5 ay mabilis niyang hinablot ang bag niya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Wala pang alas 6 ay nasa bahay na siya. Nagtuloy siya sa kanyang silid, nagpahinga saglit bago pumasok sa banyo at nag-shower. Hindi yon ang unang pagkakataong nakipag-date siya, ngunit kakaiba ang pakiramdam niya. She wanted it to be very special. She wanted to be beautiful in the eyes of Liam. Paglabas niya ng banyo ay tiniyo niya ang buhok niya sa pamamagitan ng hairdryer. Pagkatapos ay isinuot niya ang isang haltered black chiffon dress. Above the knee ang haba niyon. Pinili niyang isuot ang isang 2-inch stiletto shoes na itim din. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang buhok at nag-apply lamang ng very light makeup. She just put on mascara to give emphasis to her long eyelashes. 5 minutes to 7 nang katukin siya ng mami niya. Napapalatak ito nang makita siya. Wow! Ang ganda talaga ng anak ko! Mami naman! Since bihis ka na rin lang, bumaba ka na at nariyan na ang date mo. Mami, it's not what you're thinking. Ikinumpas nito ang kamay sa ere. Whatever it is, date pa rin yun. Sige na at baka mainip si Liam. Halata ang saya sa mukha nito. Pagbaba nila ay nakita niyang kausap ng daddy niya si Liam sa sala. Sabay na napatingin ang mga ito sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang paghanga sa mga mata ni Liam. Inakbayan ng daddy niya si Liam. Ingatan mo ang anak ko ha, Liam. Bili ng daddy niya. Of course, tito. Babalik ko si Audrey nang walang kagalos-galos. Nakangiting sagot naman ni Liam. Pagkatapos ay nakangiting lumapit ito sa kanya. Shall we go? Tumango siya bago bumaling sa mga magulang niya upang magpaalam. You look gorgeous. A real lady. A desirable woman. Puri ni Liam kay Audrey nang nasa daan na sila. Ang kabang nararamdaman kanina ng dalaga ay napalitan ng kilig. Thank you. Sagot niya na hindi man lang ito nilingon. Nag-isip siya kung sino ang mas maganda. Siya o ang girlfriend nito? Bakit ba yun na naman ang pumapasok sa isip niya? I never realized na ang supladitang bata noon ay maisasama ko ngayon sa isang dinner date. Sabi pa nito. Napalingon siya rito. You consider this as a date? Oo, you mean this isn't a date for you? Hindi siya sumagot. Alam mo bang palagi kitang kinukumusta kina daddy kapag nagkakausap sila ng parents mo? I never expected na tatangkad ka ng ganyan. You were so small when you were 8. And I never expected na magiging ganyan kaganda ang katawan mo. You looked like a pig before. Kalay mo bang magiging hunk ka at hindi hunk? Napangiti na wika ni Audrey sa sarili. By the way, naipagpaalam na kita kina tito para sa lakad natin sa Sunday. Susunduin na lang kita sa Saturday ng hapon. Di ba half day lang naman kayo sa office? Saturday? I thought we would only be gone for a day. Tanong niya. Masyado naman tayong mapapagod kung Sunday tayo pupunta, tapos uuwi rin tayo sa hapon. I thought it would be better kung aalis tayo ng Saturday ng hapon at Sunday ng hapon ang balik natin. Okay naman sa mami at daddy mo eh. Okay, tipid na sagot ni Audrey. Sa isang fine dining restaurant sa Makati sila nagpunta. Titig na titig pa rin si Liam sa kanya habang kumakain sila. What's wrong? Tanong niya. Nako-conscious na kasi siya sa tingin nito. Nothing. I just want to look at you. I just want to stare at your beautiful face. Your angelic face. Nakangiti na wika ng binata. Hindi niya mawari kung ano ang ibig ipagkahulugan ng matamis na mga salitang yun. Basta ang alam niya ay parang hinaplos ang kanyang puso. Ayaw lang niyang umasa. Maaaring paghanga lamang yun. Isang simpleng paghanga ng isang lalaki sa kagandahan niya. Hindi lang naman niya miminsang narinig ang ganong mga compliment patungkol sa kanya. Maging si Franco ay grabe ring makatitig sa kanya. Ngunit iba si Liam. Iba ang kilabot na idinudulot ng kanyang mga titig dito. Napakasarap ng pakiramdam niya kapag ito ang kanyang kasama. Inabot ng mahigit isang oras ang dinner date nila. At ng oras na upang ihatid siya ni Liam sa bahay ay parang ayaw pa niya. As much as I want to be with you more, pero nangako ko sa parents mo na ihatid kita ng maaga. Ayokong masira ang tiwala nila sa akin. Anito habang nagmamaneho. Hindi siya sumagot. Hanggang sa makarating sila sa bahay nila ay panay ang kwento ni Liam. There was no dull moment with him. Sinisiguro nito na hindi siya naiinip. Paminsan-minsan ay natatawa siya sa mga jokes nito.
Nasa sala pa rin ang mommy at daddy niya nang dumating sila. Masiglang kinamayan ng daddy niya si Liam. "Kumusta ang date niyo ng anak ko?" tanong ng daddy niya. "It was great, Tito, and I'm proud na kasama ko ang isang magandang babae. Lahat ay napapalingon sa kanya." Mayabang na wika ni Liam. Natawa ang mga magulang niya sa sinabi ni Liam. Pagkaway nagpaalam na rin ng mga ito at iniwan sila sa sala. Magkatabi silang nakaupo sa velvet sofa. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya ay tumayo ang binata. "I think I have to go now. Dalawang gabi ka nang napupuyat dahil sa akin." Anito, tumayo rin siya upang ihatid ito sa pinto. Nagulat pa siya nang hagilapin nito ang kanyang kamay at dalhin yun sa mga labi nito at hagkan. "Good night, Audrey." Anitong hindi pa rin binibitiwan ang kamay niya. "Thanks for the wonderful evening." "Thank you rin." Sagot niya bahagya pang pumiyok ang boses niya. Maligayang maligaya siya ng mga sandaling yun. Pinisil nito ang kanyang kamay at pagkatapos ay bigla siyang hinalikan sa pisngi. Mainit ang mga labi nito. She wished for a different kind of kiss. Ngunit batid niyang kalabisan yun. Binitiwan na ni Liam ang kanyang kamay at lumabas ng pinto. Napabuntong hininga ang dalaga. Inihatid na lang niya ng tanaw ito hanggang sa makasakay sa kotse at nawala ito sa kanyang paningin. Nahirapan siyang makatulog ng gabing yun. Okupado na naman. Umiibig na nga ba si Audrey sa binata? At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Till next time.